nakapag-usap na sa telepono si Pangulong Rodrigo Duterte at CPP Founding Chairman Joma Sison at napagkasunduan ang dalawa na magpatupad ng unilateral ceasefire. Ayun, sa Kapaskuhan. Kung ano pa ang ibang napag-usapan ng dalawa, alamin natin sa report ni RHF 44, Vien Douglas. Naging produktibo ang pag-uusap sa telepono ni na Pangulong Digong Duterte at CPP Founding Chairman Jose Maria Sison. Ayon kay Sison, nagkasundo sila ng Pangulo tungkol sa unilateral ceasefire ng GRP at NDF panel sa panahon ng Pasko at Bagong Taon. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Joma o ka-Joma na nagkaroon sila ng productive phone conversation ni Digong at nagkasundong i-advance ang negosasyon. Ang FB post si Sison ay ginawa ilang araw bago ang 48th anniversary ng CPP sa December 26. Nangako umano si Duterte na may 60 political prisoners ang palalayain bago matapos ang taon. Humingi si CPP co-founder Jose Maria Sison ng dagdag na oras at pasensya kay Pangulong Rodrigo Duterte para kanilang mapag-aralan ang detalye ng pagpapatupad ng ceasefire. Ayon kay Sison, sana'y bigyan ng sapat na oras ang CPP at National Democratic Front of the Philippines o NDFP para pag-aralan ng ceasefire order ng gobyerno, lalo't hindi basta-basta mapasusuko ang mga veteranong revolusyonaryo na ilang taon nang nilalaban ang pangapi ng mga landlord sa bansa. May mga bagay din umanong dapat munang linawin tulad na lamang ng umano'y patuloy na kampanya ng AFP laban sa NPA sa kabila ng pagpapatupad ng Suspension of Military Operation o SOMO at ang pananatili ng mga sundalo sa mga Lumad community. The NDF cannot support anyone. That's not support. It's against the ruling system, di ba? Pero the NDF is placed, no? It's placed at all the major candidates are for the continuation of the peace negotiations. Si Duterte naman, na dati kong estudyante sa Lyceum, he has very many nice things to say about me, and I also have many nice things to say about him. You know? Okay. Duterte, maluwag yung bunganga. Sabi niya, yung kapag akong presidente, isang paan ang NPA nasa Malacanang na. No? Ready for coalition. Pero may sasabihin, aranadal tayo sasabihin. Kailangan mag-ganun sila, mag-disarma. Otherwise, ano, kakalabanin niya. No? Si Rojas, he thinks na ano, mananalo siya, malakas siya kung sasabihin niya na ano, ipagpapatuloy niya yung matuwid na daan. Pero pala, case of death yan eh. Sa abilidad, kung yun, hype yun, yung is an efficient manager, parang kulang sa ano, kulang sa puso, wala sa compassion, sa mahirap. Mababaw, madali siya malatay. Aping or mimic yung depor, kakarga na sa ako, magpapadyak-padyak. Doon, nasisiraan siya doon. Alam na ninyo, makabayan is committed to grace. No? She has made an agreement, general terms of alliance with makabayan na riyan. No? Alam niya, upholding national sovereignty and territorial integrity. Pwede niyang hindi sundin pag nasa kapangyarihan na. Pero, di ba, national, sabi, kahit madali na magsabi na or for national sovereignty and territorial integrity. Pero, pagdating sa detalye na, ibang bagay, no? Si Binay, tumalab yung banat sa kanya, corruption. Tumalab in the sense na nabawasan yung financier at saka yung rating niya bumaba, pero ano, he has the biggest ano, stable yung following in any way the organization, and everybody suspect that he has not yet overcome yung health no problem. Basta may matinong presidente, he can negotiate
he's willing to negotiate seriously, ano yun? Chances of going home, mataas. Yung tipo ni Duterte, maging presidente, o si Grace, makaka-uwi ako. Kung naman eh, anytime I can go to the Philippines, pero mahihila yung pag-uusap doon, ay naka-uwi na. Ano? At kasi mas convenient for both sides na abroad. Walang nagdadala ng security. I have dealt with everybody in good faith. I've never foisted a lie. Hindi ko trabaho yan because it is not the obligation of the president to lie. Hindi ko, not part of my mandate ng magsisinungaling. So I decided to declare the ceasefire with the NDF, CPP, NPA. Nauna ako. And many days ago, ang reply ng komunista is parang defensive position. Hindi naman stand down. No, that is not a good response. Alam mo nila ang sitwasyon. Hindi nila kailangan mag-aral pa. All they have to do is to count the body bags. Nga namatay sa kanila, pati yung sa gobyerno. I was expecting that they would also reciprocate my implorings for peace with the ceasefire on their side. At least yun ang sagot sana nila. Eh, ang problema nito, hindi ko malaman ngayon whether they are into really it for peace or dinajaming nila ako. So I'd like to issue this statement. Hindi ako kayo tinatakot. Pag ayaw ninyo, okay sa akin. We fight for another generation, okay sa akin. Wala na akong magawa. Even before I became president, makakausap tayo. Ako yung pumupunta dito, kinukuha ko yung mga bihag na sundalo, mga pulis. So, but in return, you had access to the city of Davao. Walang gumagalaw sa inyo. May mamatay nga sa inyo, ako pa ang nagpapagador, and I had to tell the military, you know, we cannot win this war by violence. It is not really the way to civilization. Walang mananalo dito, puro maghirap. No, kung sa panahon ko ayaw ninyo din, pasensya. But I'm trying to seek peace with everybody, MIMN. Huwag lang yung mga criminal, Abu Sayyaf is out of the question. Kadali-dali lang mag-ceasefire. Eh, ako isang salita lang, informal pa. I said, it's about time that we stop the killing. There is mga implorings natin sa Diyos na gusto natin manahimik ng buhay. So, God, ilang na namatay sa Pilipino? Sinong pumatay? Pilipino rin. Ang problema sa inyo, you carry the element of hate. Diskumpiado kayo, tell me that I will order the army or the police out of the mountains. That is out of the question. Sinabi ko na yan sa inyo noon at the start kay Agkawili. It is not an issue at all because ayaw ko makipag-usap ng ang may-ari nitong lupa dito lahat, Republic of the Philippines, the people of the Philippines. Ang pambaba nila, the spokesman is me because I am the elected leader of this nation. So I am asking you, are you ready to declare a ceasefire or hindi? I will, alas 5 ng hapon, I will wait for that declaration. Alas 5 rin bukas ng hapon. It's a good thing. If I don't get the word from you, then I will lift the order of suicide. I am going out of my way. Nandiyan yung road to, gumanon ako just to express to you the need for peace. Kasi we have to develop Mindanao. Hanggang may gera dito, yung mga tao na yan, gutom yan.
anak. No? Eh kasi pagkakala rin yun, hindi kaya ng gobyerno namin. So when you try me, deal with us, deal with me in government in good faith. Wala tayong bulhan. Because I have shown already many years ago my sincerity. And I've been selling this idea to you. We need to stop fighting. That's why I accommodated everybody. Marami nang left na dyan sa gobyerno. But what I cannot give you, good as any other time to say now, yung police pati military, akin talaga. Nobody intrudes in that territory. All orders, inyo na. I'm offering to you almost everything. Huwag lang police military. It's out of the question. Pag ayaw niyang tanggapin yan,